umaga. Hindi ko na pahahabain. I give to you the seeker of artistic creativity, the protector of theatrical virginity, the enforcer of our Lord God, the one, the only, Saroni Oh, salamat Paul. Alam kong matagal mo nang pinagplanuhan yung introduction na yan. Galing yan sa A Knight's Tale. Anyway, isang masining na araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Vice President for Administration, Professor Raymundo Arcega, ang chairman ng UMAC Culture and Arts Committee, si Binibining Aisel Herman, ang chairman ng Alyansa ng mga Manggagawang Pangkultura sa Kamaynilaan at Karatig Pook Incorporated. Haba, diba? Alyansa na lang. Si Dr. Glessie Atienza at ang ating festival director at kasama ko sa National Committee on Dramatic Arts sa NCCA, si Ginoong Popet Mendoza. At sa lahat ng mga mag-aaral at kabataang nasa teatro, isang masining na araw sa ating lahat. Ayan, tuwing tanghal nag-nostalgia ako eh. Kasi simula pa nung itim pa ang buho ko, umaattend na kami ng mga ganitong konferensya at mga festival. At paulit-ulit ang mga daing ng mga estudyante. Nakilalanin sila bilang mahalagang bahagi ng paaralang kanilang kinabibilangan. Tama ba yon? Yeah! Ayan. Kaya nag-ano ko, nagbaliktanaw ako. Sabi ko, ano nga ba yung nagustuhan ko sa teatro at hanggang ngayon, nandito pa rin ako. No? Inuba na ako dito. Natatanda ko, 8 years old pa lang ako, nagtsa-teatro na ako. Bata pa ako, sinasabi ko na sa sarili ko, gusto kong maging artista. Ano ba talagang nakakahikayat sa akin upang manatili sa daigdig ng tanghalan? Una sa lahat, gusto ko yung ideya na ikaw ay magta-transform sa isang katauhang ibang-iba sa iyong katauhan at tumitingin sa buhay na may panibagong pananaw. Gusto ko rin yung ideya na ang mga tao, ang mga manonood, ay uupo sa loob ng isang silid at sa loob ng ilang oras ay makikinig, makikiisa, makikilahok, makikiiyak at makikitawa sa mga tauhan na nagpapatakbo ng istorya ng dula. Gusto ko rin ang kaisipang lahat ng tao sa loob ng silid na yon ay nagsasama-sama, binabaliwala ang kani-kanyang katayuan sa buhay, paniniwala, relihiyon, gender at pagkatao. Sa panahong ito, tayo ay sama-samang naglalakbay sa iba't ibang lugar at panahon. Ginigising ng teatro ang ating pandamdam at binubuksan nito ang ating imahinasyon. Ang ating kakayahang mag-imagine ang magpapalaya sa atin. Ginagawa tayong explorer, mananaliksik, imbento, at higit sa lahat, inilalabas nito ang ating kakanyahan o uniqueness at mga natatagong katangian o mga talento. Ang pagsasanay natin sa teatro ay pagsasanay sa pagharap natin sa buhay. Ano ba ang mga benepisyo na nakukuha ng isang mag-aaral sa kanyang pagtsa-teatro? Ayon sa mga pag-aaral, ang mga kabataang napapabilang sa mga malikhaing gawain tulad ng pagtatiyatro ay 4 na beses na nakalalamang sa mga gawaing pang-akademiko. Tama ba ako? Tama! Magagaling ba kayo sa academics? Yes! Tama! At 3 beses na nakalalamang na mapiling mamuno. Tama. Most of you are leaders, right? Yes! Tama! Drag Lord. At
apat na beses na nakalalamang na maging bahagi ng isang math and science fair. Hindi lang exclusive sa mga nerds ang math at science. Pwede rin pumasok dyan ang mga artista. Dahil ang teatro ay tumutulong para iangat ang kalidad ng buhay ng mga tao. Ito ay nagsisilbing lunas sa mga kasawian at sakit na nararamdaman ng tao at lipunan. Malinaw sa akin na ang teatro ang nagbubuklod sa ating lahat. Sana sa pamamagitan ng festival na ito ay magkaisa tayong lahat. At sana maintindihan ng iba ang kahalagahan ng ating ginagawa. Pangarap kong mabigyang halaga ang sining, katumbas ng pagpapahalaga natin sa matematika, agham at teknolohiya. Dahil tayo bilang tao ay nilikhang malikhain. Nawawala at nakakalimutan lamang natin ito dahil sa mga kanluraning sistemang umiiral kung saan ang individual ang mas binibigyang halaga kaysa sama-samang pagkilos na itinuturo ng teatro. Hindi tayo magsasama-sama para bigyang pansin ng mga bagay na posible. Tayo ay nagsasama-sama para i-challenge ang mga bagay na sa tingin ng iba ay imposible. Tayo ang gumagawa ng disenyo ng ating mundo. Tayo ang lumilikha ng mga posibilidad. We teach, we touch, and we move. Gamitin natin ngayon ang iba't ibang talento para makalikha ng karunungang makabuluhan sa pinakamalikhaing pamamaraan. Sa ngalan ng Collective Arts of Students and Thespians at University of Makati, kami ay lubusang nagpapasalamat sa UMAC Administration sa pumumuno ng ating butihing Presidente, Professor Tomas B. Lopez, kasama si Vice President for Administration, Professor Raymond Arcega, at Vice President for Academics na Professor Adelina Patriarca, at sa UMAC Culture and Arts Committee sa pamumuno ni Binibining Aisel Herman sa pagkakataong ibinigay sa amin upang pamahalaan ang festival na ito. Salamat din kay Engineer Enriquez, kay Ms. Abelita Nazareno, at Executive Vice President Edita Chan sa kanilang suporta at pangunawa sa proyektong ito. Ang layunin ng edukasyon ay upang gabayan ang kabataan sa kanilang paghugis at pagtuklas ng kanilang pagkatao. Armado sila ng karunungan, tibay ng loob at pagkamalikhain. At hindi maaring puro utak lamang ang binubusog natin. Kailangang balansihin ito ng pagbusog sa puso at kaluluwa. Sa pamamagitan lamang niyan, na masasabi nating naging epektibo ang edukasyon. Ito ang naging mithiin ng National Committee on Dramatic Arts, ng NCCA, ng Alianza, at ng National University and Colleges Organization na para sa inyong kaalaman, ang tagapangulo ay mula sa UMAC. At sa pamamagitan din ng Collective Arts of Students and Thespians at ng Tanghal, tayo ay malayang nakapagpapahayag, tayo ay nagiging instrumento ng pagbabago sa ating sarili, komunidad at lipunan. Sana'y tangkilikin natin ang mga libreng pagtatanghal mula sa iba't ibang paaralan sa Kamaynilaan sa loob ng 3 araw. Muli, isang maligayang araw sa ating lahat.